Welcome to my YouTube channel. So it's me, it's Paradigens. So tuturuan ko naman kayo ay kung paano makakagawa ng simple at magandang thumbnail. So ang aking palaging pinapang-edit ay si Pixelab. So kung hindi ka pa nakaka-click ng subscribe button, hit the notification bell. Sigurado yung i-click yan. So punta na tayo dito kay Pixelab. So nag-down ko siya. Yan, in-denite tayo. Kung ganyan ang background ay punta tayo rito sa dalawang box. Tapos punta natin sa color kung gusto niyo sa color. Yan. Tapos ano tayo na photos. Kuha lang tayo ng photos na gagamitin natin para sa thumbnail. So wait lang natin. So example ito. I-ano pala muna natin, i-image size natin, i-image size natin, pindutin natin yung custom, tapos punta natin sa YouTube channel thumbnail, YouTube thumbnail, 16 by 9 yan, yung ratio niya, aspect ratio niya, tapos i-okay lang natin, yun na siya. So kung nahirapan kayo mag-cut ng background, punta lang kayo sa Chrome. I-search ang BG. BG. Background remove pala. Background remove. So i-pindutin nyo na lang po sa comment section. Background. BG pala. BG. Remover. Ayun. Remove BG pala. Background. Tapos kapag nakapunta ka na dyan is i-upload image mo lang siya. Tapos kapag nag-pop up na siya, hanapin mo lang yung picture na gusto mong i-remove yung background. So, ito yung akin. Ayan. Mas madali itong pang-remove na to. Ayan. Pag nag-ganyan na siya, pwede nyong palitan ng design. So, papalitan ko yung akin at mag-iiba yung kulay. Gagawin natin siya baba. Yan. Gagawin ko siyang blue. Para kapag ni-remove yung image, ay ni-remove yung background uli, ay nandun pa rin. Yan, download lang natin at
kapag na-download na ay punta na tayo sa may ating Pixel Lab. Sorry po, ay naglalag talaga yung cellphone ko. Nag-iinit na kasi. Wait lang natin. So, anayin ko nga muna. So, ayan na siya, guys. Bakit pumunta sa Facebook? Tapos, i-place na natin dito yung picture na dinownload natin. O yung tinanggalan natin ng background. Yan, eto na siya, guys. So, ayan na siya. Tapos, i-adjust nyo lang kung gusto nyo. Tapos, ganto na siya. Magiging kalabasan niya. Yan. Yan, kapag may background pa rin, ay pindutin natin yung image, tapos punta tayo sa erase color. Ito siya, guys. Ito. Yan, erase color, tapos kapag ganyan ang lumabas, pindutin natin yung parang pen. Tapos i-adjust natin papuntang. Tapos, i-check natin dito. So, ayan na siya, guys. As you can see, ayan na siya, guys. And adjust ko lang. Tapos, kung gusto niyo naman ng stroke, hindi naman yung stroke talaga. Ayan. Lagyan natin yan. Kung gusto niyo lang naman. Yan. So, ang gagawin ko nang ilalagay ko na lang is shadow. Parang mas maganda kasi shadow. Kasi kapag yung light na ano, masyado siyang, alam mo na, yan. Yan, okay na yan. Tapos, okay na natin yan. Tapos, may text na rito. Para hindi magalaw yung pictures. Picture is, pindutin natin yung nasa taas, yung ito. Yan, pindutin natin yung dalawang box na yan. Tapos, pindutin natin itong lock. Automatically na lock na siya. Tapos, lagay lang tayo dito ng text. Example lang.
Paano gumawa ng thumbnail? Thumbnail. Yan. Yan, kapag ganyan na siya, so punta tayo dito sa may A, yung parang A, tapos i-hanapin natin yung font. Ito yung font. Tapos hanap lang tayo ng gusto nating text. Yan. Nyari yan. Basta malaki yung pagkakaano ng text, okay na yan. So, ito yung akin. Tapos, lagyan lang natin ng stroke para may mas light yung kulay niya. Yan. So, kung gusto mo naman ng color, yung pinaka ano ng color niyan, pwede kang gumawa ng sarili mong gradient. Pipindutin mo lang yung plus button, tapos gumawa ka na lang ng color na gusto mo. At ito ang aking pipiliin. So, hindi naman masyadong maganda. Yan na lang natin, i-plane lang natin na ganyan. Yan. Tapos, place naman tayo ng image ng sample. So, ang sample ko is screenshot. So, screenshot. Wala dito. Wala siya rito. Nasa screenshot mismo. Ito. Ayan. I-check lang natin yan. Tapos i-check natin. Tapos lagay natin dito. Tapos lagay natin ng stroke ulit. Kung gusto nyo lang naman ng stroke. Tapos, lagyan natin ng kung puti naman ng ano, pwede naman itim naman. Para fair naman. Yan, pwede nyong gawin ganyan. Very easy lang guys. Tapos, i-ano lang natin, adjust lang natin ng konti. Tapos, lagyan natin ng arrow. Kung gusto natin ng arrow, pwede nyo naman lagyan ng draw. Kung gugustuhin nyo lang. Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Madali lang naman yun eh. Ayan. Ginawan ko ng sarili kong ano. Tapos lagyan natin ito ng shadow. Para medyo light. Yan. Yan lang natin ng puti. Yan. Tapos, kapag tapos nyo nang gawin yung gusto nyong kulay at
At very simple na thumbnail is i-save na natin. I-ano natin ang ito. Tapos save as image. Save to gallery. So, kung tapos na. Tapos na. Tapos, i-verify nyo na lang po yung account nyo para makapag-upload po kayo ng custom thumbnail. See you guys. Bye!